Hello, good morning. This is National Master Homer Kunanan ng City of Taguig. Meron ng gustong i-share sa inyo si Coach Homer sa lahat ng chess player sa Pilipinas at lalo na sa mga bata. Isang batang 13 years old na meron siyang 21 something na rating, 2100. Ang kalaban niya Grandmaster na ang rating is 2700. Ang pangalan po ng bata is Benny Eisenberg. At kalaban niya si Grandmaster Gusinov Gadir. Naglaban po sila sa Europe sa isang tournament ng rapid tournament. Pinaglabanan po nila is Sicilian Dragon. So, white po yung bata na si Benny at yung Grandmaster naman is black. Ito po ah, papakita ko na sa inyo. Kahit na konti, meron po kayong matutunan. Ito na. E4, C5, Knight F3, Knight C6, D4, CD4, and D4, G6, Bishop E3, Knight F6, and F6. Bishop D7, Bishop C4, eto ha, papaliwanag ko po sa inyo, kahit konti meron kayong matutunan kay Coach Homer. Alam nyo, eto talaga yung trabaho natin nung araw sa pagtuturo ng chess. Ayan. Sali, nagturo po ako ng chess from 1991 until 2018. So, kahit pa paano po, meron tayo na pa-champion at meron din mga naging grandmaster sa mga tinuruan po natin. Meron po tayong 25 years champion sa NCAA. Yan po ang record ni National Master Coach Homer Kunanan. Ito ah, tignan niyo po maigi. Pag Bishop C4 niya, so bakit niya po tinira to? Piniprevent niya po yung move ng black, yung D5. So yung black po ayaw niyang mag-D5 kasi nga naman makaka-equal yung black o makakahinga siya ng konti. Kasi po pagka ibang tinira niya, halimbawa nag-F3, pwede na siya mag-D5. Ayan. So, medyo para makakahinga ng konti yung black. Ayan po ah, just in case. Black, mine sa Knight D5. Queen D5. Ganyan po yung mga possible na pwedeng mangyari. So, meron pa pong isa. Ayan, halimbawa naman, nag-queen D2, pwede na rin siya mag-D5, ayan. Pero yung iba, tumitira sila dito, knight G4, ayan po ha. So, kahit pa paano, meron kayong mapupulot kay Coach Homer, kahit konti lang. Ayan. So, ituloy na po natin yung laban ni Grandmaster Gusinov at saka ni 13 years old na bata. Ayan. So, Bishop C4, nag-casting lang yung black. Bishop B3, D6,
So, yun, nag-entry, oh. No. Napunta pa rin doon sa gusto niyang linya. So, nag-reply yung black ng bishop d7, queen d2, knight d4, bishop d4, b5, ayan, no? Yung grandmaster, gustong-gusto ng durugi yung bata. Kahit yung, although, hindi pa nakakasling yung white, no? Na-atake na sa queen side. So, ano kaya itikira ng bata rito? Ayan. Kira mo, sa murang edad ng bata, malalim na mag-isip. Paano pa kaya pag medyo tumanda na ito ng mga tourist, hindi siguro, baka ito na yung susunod na makakalaban ni Grandmaster Magnus Carlsen. Ito po ah, tuloy na natin. H4, yung bata, hindi pumayag. Umatake rin. Gusto niya rin makipagsabayan. Ayan, H4. A5, ayan, no? Talagang gustong-gusto niya ng ipitin itong si Benny, ng Grandmaster. So, ginawa ng bata, nag-knight B5 lang. Knight B5, Bishop G7, King G7, Bishop D5, Rc8, H5. Tignan mo naman yung bata, atakador. Parang yung kumpare ko na international master na si Chito Garma. Grabing bata to, atakador oh. Ito po, tignan natin kung ano yung reply ng grandmaster. Ayan. Natakot ng grandmaster, dumipensa na siya ng rook H8. Siguro baka mati siya rito ng bigla. Ayan. Ayan o. So, ano kaya tinira ng bata ito? Tignan po natin ha. Nag-castling siya ng long castling. Nag-reply yung grandmaster ng queen b6. Okay, yun na. Queen b6. Ano kaya ang next move ng bata rito? Tignan po natin ha. Ayan. So, kung titignan mo, makukulong na yung bishop ng bata eh. Halos wala na siyang pupuntahan. Pag nag-e6, pag nag-bishop b3, mag-e4 lang. So, eto na, no? Pagka a4 o a3, eto na siyang tatakbuhan yung bishop. Ititira niya kaya yon? Tignan po natin reply ng bata. Ah. So, nag-G4 lang. Talagang atakador yung bata. Ayan. Tignan natin ang gagawin ng grandmaster. Ayun. Kinulong niya na yung bishop. Ayan. Tignan po natin anong reply niya. Ha? Nag-check lang sa pawn sa A6. Ayan. Tumira siya ng bishop B7. Wala na eh. Kahit dito siya tumira, mag-A4 lang, makukulong din. So, binigay niya na yung bishop. Oh, ayan. So, ang ginawa ng grandmaster, hinain niya lang. Tapos, ginawa ng bata, nag-queen d6, hinain niya yung pawn sa d6, may kasama pang check. So, ang reply ng grandmaster, nag-king e8 lang siya. Ayan. Ano kaya ang possible move ng bata rito? Ano kaya ang reply niya? Ito po, itira na natin ha.
24. Ayun, may threat siya ng rook dito sa h8. Wala namang ibang move yung grandmaster kundi rook f8 at saka rook g8. Ayan, tignan po natin reply niya. Ayun, nag-rook g8 siya para hindi makatakbo doon yung queen sa queen g7. So, ang nag-reply yung bata, nag-rook dito lang. Nag-rook dito lang siya. So, ano kaya ang reply ng grandmaster? Titignan mo, parang okay na, no? Lamang na ng isang pyesa yung grandmaster, eh. Tingnan natin yung reply niya, ha? Ayan. RC7. So, tingnan nyo maigi kung anong reply ng bata rito, si Benny. Napakamurang isipan ng bata na to, pero malalim na siya mag-isip, eh, no? 13 years old. Siguro mga 2 years from now, makikita na natin to sa mga world championship. Eh, dito pa lang nakikita na natin siya ng pwedeng mangyari sa kanya na malayo ang mararating niya. Ayan. So, tignan na natin kung anong reply nung itong si Benny, ha, itong batang malalaro. Ayun, napakalupit naman ang tinira niya. Queen G7. Pinapakain niya po yung queen niya. So, ano kaya ang gagawin ng grandmaster dito? Kinain niya kaya? Tignan po natin, ha? Ayun, hindi niya kinain. Kasi pag kinain niya, kakainin lang ng pawn. Tapos makaka-queen na siya. So, lalamang na si Benny. So, tignan po natin anong ginawa ni Benny rito. Kinain niya lang yung pawn. So, meron na siyang queening pawn dito. Pwede nang siyang gumawa ng isang queen pa. So, ang reply ng grandmaster, tignan po natin, ha. Yun, umangat lang po yung king niya. So, parang safe na siya, no? Kaya ang gagawin ng bata rito, titignan mo, parang wala na eh, no? Ayun, bumalik lang siya sa queen g7. Parang okay na eh, no? Titignan po natin kung anong reply ng grandmaster dito, ha? Ayan, nag-queen c8 lang. Siguro, pwede na siya mag-postpone dito para maka-queen. Ah, pag nag-postpone pala, may rook, ano, rook h8, babalik yung rook sa h8. Okay, tignan na po natin kung anong reply ni Benny. Ah, eto na po. Ayun, nag-g5 lang siya. So, hindi siya makagalaw na, no? Talagang tinatari na siya ni Benny. Although, lamang ng isang pyesa yung grandmaster, pero tignan mo naman ang posisyon, halos hindi siya makagalaw. Ayan, ha? Tignan natin kung anong reply ng grandmaster. Ayun, bumalik lang siya sa ano, sa 8-8. So, tignan po natin dito kung ano ang reply ni Benny. Ayan. Nag-queen F6. So, yung king po, ng grandmaster, wala nang ibang pupundahan kundi bumaba. So, pagbaba niya, kakainin lang yung rook.
Dito po, yung Grandmaster, pumamay na kay Benin, nag-resign na po siya. Napakaganda pong laban, no? Sana po may natutunan kayo sa laban ito at magamit nyo sa mga susunod nyong laban. Maraming salamat po at sana huwag nyong kalimutan yung pindutin ang channel ni National Master Homer Punanan para may magawa pa tayong maraming video na meron po tayong mapupulot kahit konti. Maraming salamat po.